Christy Farmin pumalag sa official statement na inilabas ng kampo ni Dominique Roque. Alamin natin ang kwento. Agad na dumepensa si Christy Farmin sa official statement ni Dominique Roque na pagsampa ng kaso laban sa paninira niya. Kaagad na pumalag ang veteran columnist na si Christy Farmin sa inilabas ng official statement ni Dominique Roque sa pamamagitan ng mga legal counsel nito. Particular na ang sinasabing Condi unit na tinitirhan ng actor-model na pagmamay-ari umano ng isang kilalang politiko. Ang galit ni Christy Farmin ay hindi napigilan matapos siyang i-call out ng kampo ni Dominique Roque sa kanilang opisyal na payag. Sinasabing umano'y paninira sa puri ni Roque ang pagsasabi ni Farmin na may relasyon sila ni Bullet Halosjos at siya ay naninirahan sa kondo na pag-aari ni Halosjos. Dahil sa kanyang galit, humingi si Christy Farmin ng mga resibo mula sa legal counsel ni Dominique Roque na tumungo sa paglabas ng payag na dapat maglabas ang mga ito ng mga resibo kung mayroon siyang sinabi sa kanyang vlog na may relasyon sina Mayor Bullet Halosjos at Dominique Roque. Ipinunto ni Farmin na wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang vlog. Ngunit ang legal counsel ni Roque ay mukhang nakabantay sa mga pa-blind item ni Farmin tungkol sa isang lalaking politiko na nagmamay-ari ng unit na tinitirahan ni Roque. Ayon kay Farmin, walang intensyong siraan si Dominique Roque sapagkat nagtatanong lamang daw siya at napatunayan niyang hindi kay Dominique Roque nakapangalan ang nasabing condo unit kundi sa isang lalaking politiko. Wala rin daw siyang binanggit na pangalan at ang lahat ay puro katanungan lamang. Hindi rin nagustuhan ni Christy Farmin at pinagsabihan niya si Dominique Roque sa paglalabas ng official statement sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ayon pa kay Christy Farmin, ang ginawang ito ni Dominique Roque ay pinapalabas lamang nito ang kanyang pagiging maselan at sensitibo. Sa kanyang pahayag, ipinunto ni Farmin ang sensitibong reaksyon ni Dominique Roque sa paglabas ng mga official na pahayag sa kanyang kampo. Binigyan din niya ang katotohanang si Roque ay isang public figure at bilang ganoon mayroon siyang responsibilidad na harapin, tanggapin ang mga kritisismo at usapin na kaakibat ng kanyang profesional na karera. Pinuna ni Farmin ang tila pagtatangka ni Dominique Roque na pigilin ang anumang impormasyon na maaring makasira sa kanyang imahe, kahit na ito ay bahagi lamang ng totoong naratibo. Ipinakita niya ang kawalan ng full privacy na dapat asahan ni Roque bilang isang artista sa gitna ng industriya ng showbiz. Pinunto ni Christy Farmin na hindi niya gaanong kilala si Dominique Roque at tila sumikat lamang dahil sa kanyang koneksyon kay Bea Alonzo. Dahil dito, ayon kay Farmin, hindi na dapat itong magpakainarte. Binigyan din niya na hindi nila sinisiraan si Dominique at sa katunayan ipinagtatanggol pa nila ito. Ayon kay Farmin, ayaw niya na basta-basta ay kinukuha ang dignidad ng isang lalaki. Dagdag pa ni Farmin, hindi nila sinisiraan si Dominique Roque. Bagamat kinukontra pa umano ni Christy Farmin ang mga taong nambabash kay Dominique Roque at nangmamaliit dito dahil sa kanyang kayamanan kumpara kay Bea Alonzo. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Nararapat ba na si Christy Farmin ay kasuhan ng kampo ni Dominique Roque? Isulat ang iyong komento.